Ako on my part, yes. Ang laki din ng adjustments. And super grateful ako kay Direk Irene kasi naturally makulit talaga rin siyang tao. Excited ako. At saka, Sian yan eh. Tinanong mo, di ba? Bakit si Sian? Hindi, biro lang, biro lang. Hindi, ganito nangyari dyan. So, nagbakasyon ako, di ba? Tapos nag-quarantine kami ng 1 week. And then, habang nag-quarantine, sinabi nga sa akin na meron daw akong gagawing project. So, iba tong project na sinabi sa akin. Even before I left, may sinabi na sila sa akin na gagawin ko pagka-uwi ko. And then, nagbigay na sila ng schedule. Ito na, okay, sige, sige, ganyan. Maya-maya, nakatanggap din ako ng message na, sorry, iba na pala yung gagawin mo. Ilalagay ka na sa show ni Sian. Sabi ko, ah, okay, bakit? Ano nangyari? So, ganun yung tanong ko, bakit ano nangyari? Basta nag-meeting-meeting, tapos ito daw muna kasi na-move yung supposedly gagawin mo. So ako, excited ako kasi, oh, at least babalik ako kaagad sa trabaho. Kasi after nung quarantine ko, 1 week lang eh, tapos pumasok na ako ulit ng quarantine. Tapos sobrang gulong-gulo ako, underprepared nga ako sa lock-in na to. As in, wala akong masyadong dinalang gamit, ganyan. Pero excited ako dun sa fact na makakatrabaho ko si Sian and comedy yung gagawin namin. Pero thank you at ito yung tinanggap ko. Naman! Between the two projects. Sabi ko nga sa'yo, wala akong choice. Thank you at napaunlakan mo kami dito. Ako on my part, yes. Ang laki din ng adjustments. And super grateful ako kay Direk Irene kasi naturally makulit talaga rin siyang tao. So, na-break nga yung walls dahil kapag ka nagde-direct siya, minsan inaarte niya, tapos natatawa ka na lang sa kanya. So, naiintindihan ko na, okay, doon dapat papunta. Kasi minsan nag-hold back pa ako eh. Si Sian, hindi siya nag-hold back sa mga pa-adlibs niya, hindi siya nag-hold back sa kung ano yung gagawin niya, kahit na hindi masama sa edit. Gagawin niya. I mean, ganun siya katapang na tao. Pero ako kasi, bilang artista, na sanay ako doon sa, bilang na bilang, tapos mata-mata lang, ganyan. Medyo melodramatic pa yung mga atake ko sa mga ibang eksena. Pero nung nag-uusap nga kami nila Direk Irene, sabi ko, Direk Irene, why don't we parang play around with yung melodrama na parang ano bang tawag doon, parang parody ng mga ginawa ko ring mga dramatic scenes, ganyan. So gamitin na natin yun para baka lang mag-work, diba? And it worked. May isang eksena kami na talagang siguro tribute sa mga Filipino films. Ang saya lang talaga na nung araw na yun, pagod na pagod ako, hindi dahil sa ginawa namin, kundi sa kakatawa. Challenge, siguro yung sumabay sa energy niya. Seryoso, katulad nga ng sinabi ko kanina, may mga ginagawa siyang hindi expected. So may mga adlib siyang binibigay, tapos matatawa na lang ako. Tapos may mga eksena talaga na ang taas-taas-taas ng energy niya, na sabi ko rin sa kanya, grabe kasi yan. Ibang klase yung energy mo. So kailangan kong pantayan. Nagpa-BP ka. Nagpa-BP ako eh. Ng isang araw. Nagpa-check ako ng BP ko as in literal. Na hindi, ang haba kasi rin ng eksena, tapos kailangan namin i-maintain yung energy na yun. So, isa yun sa mga challenges. And then, parang feeling ko rin, stepping out of my comfort zone kapag kadating sa acting. Kasi nasanay nga ako na parang Demetro or very measured yung galawan ko.
dito mas unexpected, mas maganda. So, nung una kong nung unang sinabi sa akin na rom-com nga ito, sabi ko paano ba maging nakakatawa? Pero hindi mo kasi yung ipipilit eh. Hindi mo kailangan pilitin na maging nakakatawa ka. Kailangan manggaling din yun sa mga tao sa paligid mo. Tapos, ayun, parang... Max, veterana sa comedy. Well, iba, iba. Feeling ko after nito, magiging komedyante na po talaga ako. Pwede naman na kasi... Ko. Bagay naman, natatawa nga kami sa inyong dalawa ngayon eh. Parang, ang natural nung dating... Yes. Yun lang yung masasabi ko. Rehearse po. Ito po yung binisabi yung Demetro. Demetro po siya ngayon. Biro lang. Biro lang. Ang saya kasi fan talaga ako ng collaborations eh. Even before, na-inspire ako kapag kami mga tao akong nami-meet na nakaka-collaborate ko. And dito sa false positive, natutuwa lang din ako kasi hindi lang kami nagko-collaborate sa project itself, but we have other projects din or other ideas na na-execute namin off camera, off set. And nakaka-inspire kasi si Sia, ang dami ng mga ideas. Tapos parang hindi naman niya ako ini-etchos na, sige. Di ba may mga gano'n na parang sinushowbiz ka na, sige. Pero nakikita ko na ginagawa niya, excited din siyang gawin. So parang for me, ang saya, di ba? And also with the other cast, sila Buboy, kung nakikita niyo sa YouTube channel ko, game din sila to collaborate with me na parang okay lang ba na i-guest kita sa YouTube channel. Yung mga ganun kasi hindi ko rin naman nasimulan yan before. So, ang saya lang din na mas nakikilala ko sila through doing those things. Dagdag ko lang din, Alan, yung sinabi ni Glyza about collaboration na paano ba? It feels good na yung mga kasamahan namin, like si Glyza, ni si Buboy Harleen, Budol, everyone is very, they're not selfish with the knowledge they have sa kanilang social media. So kami nagsishare kami ng experiences. Ito gawin natin, ito, di ba? Daming ideas na gusto i-execute. And nagagawa naman. And everyone's just willing to give. Mm-hmm. Walang selfish dito. Lalim na. Uy, bigat. Uy, bigat. Tas na eh. Sorry. Binaba ako eh. Sorry.